Ngayong panahon ng pandemya, paano ka nagbibigay ng pag-asa sa mga taong nawawala na ng pag-asa at ganang mabuhay? Mapayapang araw ng Miyerkules, kapanalig! Pasalamatan natin ang Diyos sa pagpanibago ng ating pag-asang harapin ang araw na ito ng may lubos na pagtitiwala. Totoong, every gising is a blessing! Kaya kung nagising ka sa araw na ito, magpasalamat ka sa Diyos sa regalo ng buhay at maging daluyan ka ng pagpapala para sa iba. Ngayong panahon ng pandemya, kinakailangan nating palakasin ang loob ng isa't isa upang huwag sumuko sa gitna ng pinagdadaan ng pagsubok. Kaya sa halip na maging bearer tayo ng bad news at fake news, let's spread good news and positivity. At magagawa natin ito kung nakakapit tayo sa Panginoong Jesus na siyang bukal ng ating pag-asa at lahat ng mabubuti. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang pagtawag ni Jesus sa 12 alagad sa mabuting balita ngayon. Tinawag ni Jesus ang 12 niyang alagad at binigyan sila ng kapangyarihan sa maruruming espiritu para palayasin ang mga ito at pagalingin ang lahat ng sakit at karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol. Una, si Simong tinatawag na Pedro at ang kanyang kapatid na si Andres, si Jaime na anak ni Zebedeo at ang kapatid nitong si Juan, sina Felipe at Bartolome, Tomas at Mateo na taga-singil ng buwis, si Jaiming anak ni Alfeo, at si Tadeo, si Simong Kananeo, at si Judas Iscariote na magkakanulo sa kanya. Sinugo ni Jesus ang 12 ito at pinagbilinan. Huwag kayong lumiko papunta sa mga pagano at huwag pumasok sa bayang Samaritano. Hanapin ninyo ang nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Ipahayag ang mensaheng ito sa inyong paglalakbay. Palapit na ang kaharian ng langit. Isang mapagpalang araw sa inyo mga kapanalig. Ako si Sister Mary Anthony Basa ng Disciples of the Divine Master. Kapanalig, meron ka bang kaibigan, kapamilya, o kapitbahay o kakilala na nawawala? Nawawala ng pag-asa? Nawawala ng tiwala, nawawala ng lakas loob, o nawawala sa tamang landas dahil sa iba't ibang nangyayari ngayon sa ating mundo? Kung meron ka mang kakilala, tinatawag ka ni Jesus upang ibalita o ipamahagi sa kanila na ang kaharian at kagandahang loob ng Diyos ay narito na. Katulad ng pagtawag ni Jesus sa kanyang mga alagad, tayo rin ay kanyang sinusugo para ipahayag ang kaharian ng Diyos. Sa kanyang apostolic exhortation na The Joy of the Gospel, inaanyayahan tayo ni Pope Francis bilang kasapi ng sambayan ng Kristiyano na maging missionary disciple o misyonerong disipulo. Personal na tinawag at sinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad, at gayon din naman ang kanyang paanyaya sa atin, ito ay personal na paanyaya. Ang bawat isa sa atin ay tinatawag na isabuhay ang biyaya at kahulugan ng ating binyag sa pakikibahagi natin sa buhay ng simbahan. At sa ating mga salita at gawa na sumasaksi sa mabuting balita sa kaharian ng Diyos. Dagdag pa ni Pope Francis, ang bawat Kristiyano ay misyonero. Kapag nararanasan niya ang pag-ibig ng Diyos kay Hesukristo, at ito ay kanyang isinasabuhay at ibinabahagi sa iba. At ito ay nagmumula sa malalim na pagkakaibigan at pakikipag-ugnayan natin kay Hesukristo. At lumalago sa bawat karanasan natin sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang mga salita at mga sakramento. Kapanalig, handa ka na bang humayo at ibahagi ang mabuting balita ng Diyos?
Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang iyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH. Asahin niyo pong lahat na nagme-message sa amin para sa iba't ibang kahilingan, sa mga nagdarasal at nagpapadala ng tulong pinansyal para sa pagtaguyod ng misyon na ito. Asahan po ninyo na ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang pagtitiwala at pag-asa ating palakasin sa kagandahang loob ng Diyos nating butihin. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang birhen. Amen. Mahal na birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.